Hello! Good morning mga ka-farmers! Muli naman tayong magbabalik sa ating munting channel mga ka-farmers. So, unang-una po sa lahat, maraming salamat sa ating Panginoon. At pangalawa, maraming salamat din sa mga laging sumusuporta at nanonood sa aking channel. So, sana hindi kayo magsasawa sa panonood sa aking ginagawa bilang isang magsasaka sa ating palayan. So ngayong araw na ito mga ka-farmers ay i-update din po kayo sa ating munggo na isinabon sa pagkatapos po natin ng ani. So ngayon lang po kayo ma-update, pero kung maaaralan nyo mga ka-farmers yung nakuha po natin sa itinanim sa gilid ng irrigation. So yun po ang isinabot po natin sa ating palayan pagkatapos ng pag-ani sa ating palay mga ka-farmers. Tayo na mga ka-farmers, at saka kung makikita nyo mayroong sprayer dito po sa aking likod. So i-update kayo at saka sa ating pag-i-spray na po ng insektisal dahil namulaklak na po yung ating munggo at saka mayroon na yung mga kaunting bunga. So kailangan ispiyan din natin dahil mayroon yung mga kaunting uod mga farmers. Sayang kasi ka-farmers kapag hindi natin maispiyan. Tapos pag harvest po natin, maraming sira na buto ng ating munggo. Tayo na mga ka-farmers, sabayan niyo po ako ngayong araw na pa ito. Yan, tayo na mga ka-farmers. So kung makikita nyo po ay ito na po yung pinagkunan po natin ng similya. So mayroon pa mga bunga mga ka-farmers, may kaunti pa tayong makukuha pang ulam. Yan mga ka-farmers, hanggang doon. Yan, at least mayroon po tayong nagawang similya para po sa ating pagsabod ng ating palayan. So ngayon, ipapakita ko rin sa inyo kung ano na po ang sitwasyon ng ating munggo po ngayon na isinabog. So, yan mga ka-farmers, ang ating munggo po ngayon. Yan. At saka mayroon na silang pulaklak. So kailangan na rin nating isprayhan. Yan. So almost 3 kilo lang po ang ating isinabon. At least meron na tayong maulam naman. Kung bubinasin ay mapagbinta naman po tayo mga ka-farmers, di ba? Yan. So maganda na yung standing. Matataba rin ang ating munggo. Yan. Katabi lang ito sa ating itinanim na watermelon. Yan mga ka-farmers, yung kalahati ng Italia ay hinati ko po. Tinamnan po namin ng watermelon yung kalahati at saka isinabon po natin yung munggo sa kalahati. So yan mga ka-farmers, malapit na po itong bunga. Hello, mayroon na mga bunga mga ka-farmers. Ayan. So kailangan na nating ispihan para at least hindi maubos sa ating ng mga uod. Yan o, ang gandang tingnan na pagdating ito ng mga almost 15 days pa makapag-harvest na po tayo. Dito po natin isinabod sa nagdaanan po ng harvester yung para parang isinabod na kung mga ka-farmers. At least kung dito kasi natin isasabod ay masyadong mataas yung palay, hindi po siya makalalabas agad. So mas maganda dito sa nagdaanan po ng harvester para at least makalabas agad yung ating munggo. So yan mga ka-farmers,
puntahan din natin ating watermelon para at least makita nyo rin kung saan po yung natanim po ang ating watermelon. Kasama po ang ating munggo. Yan. Dalawang Palito Farmers, may munggo tayo at saka may watermelon. So ito na po ang sitwasyon din ng ating watermelon. Yan. Katabi rin, katabi lang po sa ating sinabod na munggo. Baka pag-harvest ito ng watermelon, harvest din po tayo sa ating munggo. So mayroon ng mga malalaki o. Oh. Yan o, oh, mga farmers. Malaki na. Yan. So ito lang po ang kanyang boundary. Dito po sa kabila ay yung munggo. Yan mga farmers. Sabayan niyo rin po ako sa aking pag-i-spray. Dami ng kano dahil nakapag-spray na rin. Nakapag-spray na po ko ng isang tanki. So kung makikita yung maraming ibon na lumilipat dahil nabulaga yung mga insekto habang naghihintay po tayo ating susunod na po ng cropping ay mayroon naman po tayong kaunting pinagkabalahan na pagtatalim ng watermelon at saka pagsasabod ng munggo. So yan mga farmers, tayo na at mag-spray. Sa kabukiran minsan kami ay namasyal, kasama ko ang aking barkada. Sa isang kubo doon kami ay lumugar, at kami masayang masaya. So, yan mga kawawas. Tapos na po ang ating pag-ispray ng ating munggo. So, sana biyayaan ng ating isinabod na munggo mga kawawas. So, God bless mga kawawas. Sana huwag kayong bibitaw sa panunood sa aking mga ginagawa mga kaparmers. And God bless. Bye-bye.